tayo. Ang ipapakita ko sa inyo sa ngayon ay kung paano magtanim ng pichay mula sa simula at hanggang sa dulo. Panoorin nyo, mga kaibigan, sa mga bago lang sa channel ko, sana ay subscribe nyo at i-share upang marami pang mga kaibigan ang mainggan nyo, matutong magtanim ng pichay upang makatulong din sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, ang umpisa po natin, mga kaibigan, tayo ay magpupunla. So, ang gagamitin nating punla ngayon ay dito lang sa manipis na paso na to. Meron ding ibang paraan na paano magpunla, yung sa kung mayroon kang mabili na yung seedling tree, nabibili yun sa Lazada or Shopee, bili ka tapos lalagyan mo ng lupa yon. Pwede rin sa ganito, ganyan na paso, lalagyan mo lang to ng lupa tapos lalagyan mo ng seeds na sa mga ganyang kalaking paso, eh siguro mga 5 butil hanggang 10 butil pwede ng butil ng pichay. So ang gagamitin nating lupa ngayon ay ito ay loam soil na binili ko sa Ani Market sa Taguig. So ang mix ng lupa na to ay meron siyang mix na garden soil, mayroong carbonized rice hull, may kukupit, tapos mayroon din siyang organic fertilizer. So yan po ang ating lupa. Lalagay na natin sa ating paso na pagpupunlaan. Yan. Manipis lamang po, mga kaibigan. Manipis lang. Durugin natin yung mga lupa na nasama sa garden soil na medyo buo-buo. Ayan. Pantayin natin yan. Ayan, mga kaibigan. Lagyan natin ng seeds. Lagyan natin ng seeds. Ayan, mga kaibigan, kung maghanap kayo ng buto, pag dito kayo sa Maynila, hanapin nyo lang sa Ace Hardware. Napakarami. 60 pesos. Ang dami ko nang natanim. Nakapamigay pa ako sa kaibigan ko. Nakapamigay pa ako sa kapatid ko. Tapos, ito pa yung natitira. So, hindi yata ito mauubos. Sa isang taon, kung pang sariling gamit lang, kung pang sariling gamit lang yung pitsay mo, kahit hindi mo bunutin o kaya kahit bunutin mo, napakarami mong maitatanim sa halagang 60 pesos. Wow. Ayan, mga kaibigan, ayan o, may higit 10 piraso ang ilalagay ko dito para hindi masyado magsiksikan sa ganyan karaming lupa, oh, mga kaibigan, oh. Lagyan nyo lang yan ng butas. May butas yan sa ilalim. Para yung tubig, pag nagdilig kayo, lulubog siya. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Tapos, ilalagay natin yung mga buto ng pichay dito. Labaw. Ayan, oh.
Tansyahin nyo lang na huwag magdikit-dikit yung pagkakalagay nyo. Yan, kahit mga 1 inch para hindi sila mag ano, magdikit-dikit na pag tumubo. Pagkatapos yan mga kauma, after 3 days dadahon na yan yung mga punla natin, dadahon na yan, tutubo na yan. At after 1 week, medyo tataas na siya. Ayan, mag-ibigan kahit hindi na natin lagyan ng ano yan, ng lupa. Yung iba, nilalagyan pa nila ng lupa sa ibabaw. Pero sa karanasan ko kasi, ginagawa ko, dinidiligan ko na lang. Pag dilig mo kasi nyan, lulubog na rin siya sa lupa. Kasi may mga ipa-ipa yan, oh. Lulubog siya sa lupa, mga kauma. Ayan. Lulubog na yan siya sa lupa. Katapos nyan, ito, yung tubig natin ay gagamitin lagi. Huwag tayong, kung hanggat maaari, kung mayroon namang ulan, huwag tayong magamit ng tubig sa nawasa. Kasi meron siyang chlorine. Nakakasira sa halaman yun, mga kaibigan. Yung chlorine. Ayan. Didiligan natin yan. Ayan. Ispray lang natin para hindi masyado lumubog sa lupa yung ano, yung mga buto. Kunting lubog lang yan pagsta pag nabasa siya. Tapos yan, nabasa na yan, nabasa na yung lupa. Dito natin siya ilalagay, mga kaibigan, mga kauma. Kasi dito naiinitan to siya mula umaga hanggang alas 12 ng hapon. So ngayon ang oras, alauna na. Babalik na ako sa trabaho. Tandaan nyo rin mga kaibigan, mga kauma. Pwede kasi siyang atakihin ng langgam o ng ibon. Kaya pagkatapos nyo ng mailagay yung seeds, ay inyong sprayan nyo siya kung ano yung pesticide na meron kayo. So ako kasi hindi ako gumagamit ng pesticide na yung chemical. Ginagamit ko lang ay mga organic na pesticide. Yung mga gawa ko din lang sa aking napag-aralan sa YouTube, sa kapapanood ko. So, nakapamili ako ng magandang ingredients na organic na pesticide. So, mapapanood nyo rin yan mga kauma sa mga video ko na mga susunod. Sa ibang video ko, kaya kailangan mag-subscribe kayo para panood nyo rin yung kung paano gumawa ng mga pampiste na mga pang-spray. So yan po, after 2 weeks, pwede na natin itong ilipat sa pasok. 2 weeks sa pasok na ganito yung plastic bottle, kung nakabitin sa ganito nyo siya ilalagay. O kaya kung sa rooftop garden naman, pwede nyo siyang hindi ibitin. So, sa ganitong mga disposable na mga plastic, pwede nyo rin siyang ilagay. Butasan nyo lang siya sa bandang ilalim. At lagyan nyo siya ng lupa, yung hindi naman siya masyado puno. Para pag umulan, hindi matatapon yung lupa nyo. O kaya ay lagyan nyo siya ng ganito, yung pinutol na galon ng mineral. Lalagay nyo sa ibabaw yung paso.
para hindi matapon yung lupa sa sahig sakaling umulan kasi may butas ilalim. So para hindi matapon yung lupa, lagyan nyo siya ng paso, ilalim pa. Saka makakatulong din siya para hindi masyado matuyuan yung halaman mo. Kasi ayan, makasahod yan ng tubig. Isipsipin yan ang halaman mo kahit hindi po kayo magdilig, mga kauma. Nang 2 araw, bago kayo magdilig. Kasi yung dinilig nyo po, lulubog sa ilalim. At sisipsipin yan ng ugat ng halaman nyo. Hindi siya matatapon diretso sa sahig. Kasi sasaluhin siya ng yung pansahod na galon sa ilalim ng paso nito. So, yan lamang po. Ang mga susunod kong ipapakita naman ay kung paano mag-apply ng fertilizer hanggang sa pag-harvest. So, yan lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood.